It has been 7 months. Siguro naman merong magbabago at may makita kayong pagbabago. Pero let me just show you para mas kayo na ang makakita kung ano ba ang nangyari. So let me just take off my shirt. Darna! Iba ganun talaga yun. So I'll be just start removing my shirt lang. Yan. Hi everyone! Welcome sa YouTube channel ng Enticing Angel. At kung bago ka sa YouTube channel namin, syempre don't forget to click the subscribe button. Pahit na yung notification bell para updated ka sa mga latest uploads namin. And syempre, pa-thumbs up para sa video na to. So for today's video, as you can see on the title, I'm going to give my final review. Final review. Final na siya dahil ubos na yung pinaka-dub ko. So ito na yung pinaka last time na nagamit ko siya or ginamit ko siya, parang kahapon ko siya huling ginamit. This time is nasa bahay lang ako, so I didn't place any deodorant on my underarm. Sa may kilikili ko. So, hindi po talaga ako nagalagay ng deodorant pag nasa bahay ako. Kasi, nasa bahay lang naman ako. Hindi man ako aalis ng bahay. So, hindi man ako siguro papawisan something ganon. So, hindi naman gawin yung pinaka-topic ko. The topic is all about this one. Ano ba yung masasabi ko after using Dove for 7 months? So, tumagal sa akin to ng 7 months. So, sobrang tipid ko talaga sa paggamit ng deodorant. Hinga lang ako. Bilis magsalita eh. So, 7 months ko siyang ginamit. Ano ba yung mga na-experience ko? Ano ba yung nangyari sa kilikili ko? And yung iba pang mga bagay-bagay na may kinalaman nito. So, recap lang tayo ha. This one cost me 100 pesos or 100 plus pesos. Hindi ko lang matandaan yung pinaka-exact amount kung magkano to. And sabi ko noong nakaraan, ang scent nito is parang medyo may parang pa-coconut something ganon. Tapos, malagkit siya, syempre dahil ito ay deodorant roll-on to, talagang malagkit siya. Unlike yung sa mga spray and yung other, yung mga stick na kagaya na deodorant is medyo mas lighter sa kilikili. Ito kasi medyo heavy talaga sa kilikili. So ano ba yung mga na-experiences ko? Usual naman, if the purpose was served properly, kasi talaga namang eto, pag ginamit ko siya, hindi talaga ako nagkakaroon ng body odor or hindi man umaamoy yung kilikili ko. Nagpapawis ako kasi normal naman talaga na excessive sweater ako. Pero yung mag-aamoy yung kilikili ko, never nangyari na nagkaroon ng ganong insidente. And I may say na effective siya as a deodorant. Pero yung pinaka-claim dito na Ultimate Repair Dark Marks Corrector, I will show you my underarm again after 7 months of using this Dove Dark Marks Corrector. Kayo na ang mag-verdict kung may nagbago ba sa kilikili ko o wala. Actually, nung first month pa lang, sinabi ko na wala siyang effect or wala siyang difference from the previews. Pero, syempre, mas matagal na yung naging pinaka-duration. It has been 7 months. Siguro naman merong magbabago at may makita kayong pagbabago. Pero, let me just show you para mas kayo na ang makakita kung ano ba ang nangyari. So, let me just take off my shirt. Darna! Iba ganun talaga yun. So I'll be just start removing my shirt lang. Yan. Na-expose na naman yung ano ko, katawan ko. Para talaga akong burlesque queen niya, no? So ito yung nasa my left side. So be ready and brace yourself for whatever you will see here. So ito yung pinaka langyari. Ayan. If I will be judging it from the past, hindi siya nagbago ng color. It was still the same. At feeling ko nga medyo mas nag-darken pa siya kasi mas naging prominent. Mas naging prominent yung lining na dito sa may portion na to. So feeling ko ay hindi ganon naging ka-effective talaga sa akin. So, kaya sabi ko kanina, it will be the last time that I'll be using the Dove kasi hindi ko na siya gagamitin ulit kasi hindi man nagbabago yung aking kilikili. And the other one, look at it. So, sobrang and the other one, look at it. So, sobrang itim pa rin. As compared sa may portion na to, ang puti, tapos ito biglang iitim siya. So, that's it. Para sa akin ay hindi naging effective yung Dove. So, shout out kay Dove na
gawin nyo lang is deodorant. Huwag nyo nalagyan ng dark marks corrector kasi hindi talaga siya nakatanggal ng dark marks. So, pero yung deodorant, thumbs up ako doon kasi talagang all throughout the 7 months that I've using this one is hindi ako naka-experience ng body odor. Pero yun nga lang, ang purpose ko kasi kung ba't ako bumili niyan is talagang para mag-lighten yung skin color ng aking underarm, ng armpit ko, pero hindi siya na-serve. So, medyo thumbs down ako for that one. So, kayo, if ever you still want to try it and you want to test it on with yourself, eh, nasa inyo yan. Basta, para sa akin, na-serve naman yung purpose na deodorant, pero yung dark marks corrector, eh, hindi. So, that's it. Thank you for watching!